Hello guys, good afternoon. Okay. Magbibigay ako ng konting tip kung bakit nagkakaroon ng mga breast cancer yung mga babae. Karamihan talaga. Actually, almost 80% na mga babae is nagkakaroon ng breast cancer. Okay. Actually, si tita, mayroong breast cancer siya, pero naka-recover na siya ngayon. Okay. Hindi madali magkaroon ng breast cancer. Bakit? Unang-una, nandiyan na yung sinasabi nilang stage 1, 2, 3, 4 eh. Kumbaga, ihanda mo na rin yung 1, 2, 3, 4 mo na pera, kumbaga, malaking gastusan yan. Hindi siya madali kung gaano siya kahirap. Okay? Unang-una, operan ka, tapos dialysis ka, or either chemotherapy na tinatawag. Nako, pag mga ganyan guys, is, bibilangin nyo na lang yung mga pwedeng makaligtas. Okay? Kapag mahina yung stamina nyo sa katawan, maaari kayong mamatay. Okay? Hindi ko kayo sa tinatakot. This is true. Okay? Kaya makinig kung bakit nagkakaroon ng breast cancer yung mga babae. Okay? Sino may idea about parabens? Okay? What is parabens? Okay? Ang parabens, yun ang mga pinagmumulan ng breast cancer. Sa mga hindi nakakalam, ito babasahin ko. Kiniknote ko to. Parabens are the class of widely used preservatives in cosmetic products and pharmaceutical products. So, ibig sabihin, natatagpuan sa cosmetic products at pharmaceutical products. Okay? Hindi ko sinisiraan ng pharmaceutical and cosmetic products. This is true. Na-research ko to kahit mag-research kayo. Dati ko pang alam to. Okay? Ano na yun? Mga shampoo, lotion, na may mga mayroong parabens. Kung ano-ano pang mga products na mayroong parabens. Basta kung magagamit lang kayo, make sure na babasahin nyo na walang parabens yan. Pero yung iba, dinadaya nila yan guys, okay? Ito yung chemicals na nagdi-disrupt ng hormones mo. Okay? Disrupt, according to UAC, health. The small amount of parabens is natagpuan sa may breast cancer. So, ibig sabihin, natagpuan nila yung parabens. Na small amount of parabens na natagpuan sa breast cancer ng isang babae nung inoperahan, okay? Parabens is disrupt your hormones, increases the breast cell division and grow of the tumors. Kaya nagkakaroon ka ng mga tumors, di ba? For example, meron kayong breast cancer, no? Nagsusugat yan, puro sa gilid lang yan. Sa gilid dito lang. Walang, hindi yan masyado nagana sa gitna kung hindi siya kakalat, kumbaga. Kung makalat kasi yan, apat ang types ng ng breast cancer, mamaya discuss ko. Okay? Paano siya mapigilan? Okay, bawasan mong paggamit ng deodorant. Okay, lalo na yung mga high chemicals deodorant, hindi naman siya organic deodorant, kumbaga natural base na tinatawag. Yung matatapang sa hindi ko naman binabawalan kayo. Pwede naman kayo magtawas or either magkalamansi kung gusto nyo. That is natural. Kalamansi. Yung tawas, hindi naman siya as in, it's a like at sodium siya nalabusa, pero hindi naman siya as in kagaya ng mga deodorant. Okay? Kaya, iwas-iwas tayo sa mga ginagamit nyo. Lalo na yung mga babae, mahiling magamit ng cosmetics. Nako, ingat-ingat. Kasi, dyan pala nagsisimula yan. Okay, we have four types of parabens. Breast cancer. Okay? Number one is metastatic breast cancer. Okay? Metastatic is also classified of stage 4 breast cancer. So, ibig sabihin, stage 4 siya. Ito yung mayroong stage na tinatawag, okay? Yun yung number one. Metastatic breast cancers, kumakalat di lang sa dide, pati na rin sa ibang parte ng katawan tulad ng buto, baga, liver, or utak. So, kumakalat siya. Dahil sa katawan, hindi lang sa katawan. I mean, nagsusugat to. Ito yung may stage na 1, 2, 3, 4. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Bakit walang 5? Yeah. Okay, ito lang 5. Almost 80% sa mga babae is nagkakaroon nito. Kumbaga 1, may nang gastusan. 2, medyo magastos-gastos. 3, magastos na. 4, malalang gastusan na. Alam nyo na yan guys. Pag 5, uwi nyo sa bahay yan. Mas malaking gastusan na yon. Okay? Alam nyo na yung ibig sabihin nun. Almost 80% sa mga babae nagkakaroon yan. Number 2, ductal carcinoma. In situ, kumbaga DCIS na tinatawag, cells that line of milk ducts, ibig sabihin sa milk ducts, yun sa tubo ng pinaglalabasan na milk ducts sa tubo,
This is zero stage, wala po tong stage. According to my research, nagkakaroon siya ng mga ano, parang mga tumor sa mga gilid ng milk ducts na yung daluyan, okay? Ilista niya yan, pwede niyo i-post yan. Sumunod is invasive ductal carcinoma. Okay, ano ba tong invasive na to? IDC. Ano na tawag? It is growing a milk ducts to patty. Ibig sabihin, nagkakaroon siya ng taba. Sa outside naman to. Yung isa sa loob, yung isa ngayon outside naman to. Ang ductal sa loob, invasive isa, labas. Okay. Triple negative breast cancer. Okay, ano ba to? Don't have estrogen. Ibig sabihin, or progesterone. Oh, ESR2. Hindi ko na alam kung ano pang mga explanation dyan. Basta apat yung ano nyan, alam ko, na-research ko. Triple negative breast cancer, okay? Ito naman yung parang na ano ka ng estrogen na kumbaga hindi ko alam kung nakukulangan o nasusobran ka, pero ingat-ingat, okay? Sa mga nagte-take ng mga ano pharmaceutical, ay hindi lang sa pharmaceutical pati na sa cosmetics. Ingat-ingat lang kayo, okay? Magbasa muna bago magano. Marami sa atin gamit muna, patalastas lang sa TV, bilhin na agad. Okay? Isipin niyo kung ano mga ginamit. Okay, kung safe ba 'to? Or maganda pa talaga, 'di ba? Kung marami na talagang nano, kasi parabens is delikado talaga 'yan sa katawan ng tao. Kasi food preservative siya, eh. Pre-preserve niya 'yung ano, 'yung isang produkto para hindi siya mabulok. So ibig sabihin, sa high chemicals na kung hindi mabulok 'yung isang produkto, possible ng katawan mo sisirain 'yung hormones mo. Kapag nasira ng hormones mo, wala hormone imbalance 'yan. Kapag wala na sa balance 'yan, diyan ka na magkakaroon ng mga tumors or either mga cysts, kung ano-ano pang klaseng tinatawag nila, thyroid. Yan yung mga pwede mong maging sakit dyan. Kasi kapag nagkakaroon ka na ng ano, mga bukol, sisira ng hormones mo eh, hindi na sa balance eh. Yun lang, at saka sana may natutunan kayo kasi si tita, hindi siya madali. Actually, may nakatulong din kay tita, yung Buamera din yan. Yun yung nakatulong ito kay tita sa mga ito. This Buamera. Okay? Ito yung nakatulong sa kanya. As of now, nagtitake pa rin siya. Pero nakarecover siya. Kumbaga, nakalbuyan siya. Kasi, biray mo, ikaw ba naman ikikemotherapy ka, di ba? Ano ba ibig sabihin ng chemotherapy? Pinaganda lang yan. Kumbaga, pinaganda lang salitang chemotherapy. Pero ang totoo niyan, paglason sa dugo mo, papatayin yung mga cells mo. Di ba, papalitan ka ng mga ibang cells? Mapapalitan ka ng dugo. Kapag kinemotherapy, kailangan kapalitan eh, di ba? So, nasa inyo yan, kung maniniwala ko sa hindi, pinaganda lang chemotherapy, napaka ano, mahal ng gastusan ng chemotherapy, saka papatayin niyo yung dugo mo. So, sabi nga ni tita, sobrang ano daw talaga, sobrang hindi niya malaman yung pakiramdam niya, parang, ano eh, parang pinapatay niya sa ng paunti-unti. Totoo naman talaga. Itong Buamera na to is natural based from, meron siyang Buamera, barley, mangosteen, moringa, wheatgrass, and jojobano. 6 energy antioxidant na need ng katawan natin. It's the highest most of nutrients na tinatawag. 10 times more than carrots, and it contains beta-cryptoxanthin. According to ano research, beta-cryptoxanthin is nagpapagaling siya sa may mga lung cancer. So, hindi lang sa lung cancer, mabilis pa rin siya mag-healing. This is referred. Nag-regenerate and detox. It's detoxifier. Okay? Dinidetox na yung katawan mo. It's a powder, tapos lalagyan mo lang siya ng tubig, good for 15 days. For example, may mga may sakit naman kayo, mapira naman kayo, inumin nyo na mas marami. Okay? Ito yung Buamera. Everyday nag-aasim. It's like to ba? Kasi nga natural, hindi napatay yung nutrients na. Okay? Ibig sabihin, pag ang nutrients na matay na, possible na mapanis na. Pag niluto mo yan ng isang bagay, or either kinabukasan yan mapapanis pag niluto mo. Kapag hindi man siya naloan ng mga preservatives. Okay. This is no preservatives kasi pag sa kinatas siya, tapos nang pinasok sa conveyor na processing conveyor, pagbagsak powder na. No heat, walang pagluluto. Ibig sabihin malakas na pressure lang siya. Kaya nag-aasim siya like tuba. Diba? Tuba nag-aasim everyday. Yun lang guys. Sana may natutunan kayo. About sa toko, about sa breast cells. Ingat-ingat sa paggamit ng mga produkto na sa high chemicals. Okay.